ilan po sa mga nabasa ko ay sinasabi nila, langisan daw. Langisan daw, kumbaga, ang in-laws nila. Kumbaga, parang, lambingin mo yung langis na tinutukoy ko kuminsan. Eh, limbawa, ilibre lang natin sila daw medyo paborito nilang merienda, yung mga ganon. Kasi kahit na sabihin natin na hindi naman talaga mahalaga ang material na bagay, eh, minsan yung mga simple gestures na ganon po, eh, malaki yung epekto eh. Kailangan alam mo kung ano yung magiging effective para sa in-law mo. Parang any relationship, di ba? Iba-iba din naman yan. Baka yung iba kailangan langisan, sabi mo nga. Medyo iba, yung sa iba, from what I've experienced through my practice, medyo kailangan diretsuhin. Kasi pag... So, depende rin, no? Effective, Dok, sa iba? Sa iba. Only because pag masyado mong inaamo, masyado mong linalambing, hindi nila nare-realize na may mali silang ginagawa, na medyo sumusobra na sila. Pero kailangan tingnan mo paano at kailan sila nakikinig. Nakikinig ba sila pag sinisimulan ko muna, na, 'di ba, ng medyo mababangong salita, so medyo parang assurance sa umpisa, hindi pwedeng diretsuhan. Kasi ang importante talaga sa any relationship, lalo na sa Filipino or Pinoy relationship, no, is pakikiramdam. Pakiramdaman niyo muna anong nagwo-work sa aking mother-in-law. And in fact, isang malaking important source na 'yan ay ang inyong asawa. Kasi siya ay lumaki sa kanyang nanay, di ba, at tatay. So actually, pwede kayong mag-usap.